Sabi nila, ang bawat tao ay may kanya-kanyang talento na binibigay ng may kapal. Paano kung binigyan ka ng magandang tinig, subalit hindi ka nabiyayaan ng magandang physical na anyo? Handa mo bang ipaglaban ang iyong pangarap kung ang mundong iyong inaapakan ay puno ng panghusga? Kung ganun mga kahuanatels ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Sige, ipakilala mo na ang sarili mo. Utos ng judges nung pumunta na sa stage si Noemi. Sumali kasi sa isang talent audition si Noemi. Pangarap niya kasing maging isang tanyag na singer. Pero pagtingin sa kanya ng huradong nasa gitna, bigla itong kumunot ang noo. Hi, ang pangalan ko po ay Noemi Gonzalez. 18 years old na po ako at ang talento ko po ay ang pagkanta. Kabadong sambit ni Noemi. Sumali po kasi ako dito dahil gusto ko po sanang maging isang superstar. Dagdag ng dalaga. Sa tingin mo ba, kaya mo bang gawin yun? Tanong ng hurado sa kanya. Pero maaaring marunong ka nga kumanta. Pero sa tingin mo, sisikat ka ba kapag ganyan ang itsura mo? Dagdag ng hurado sabay tingin mula ulo hanggang paa niya. Pero magaling naman po akong kumanta. Sigurado po ako na makikilala ako bilang isang singer. Sambit ni Noemi at tumawa naman ang ibang mga nag-audition. Pasensya ka na talaga, Miss Noemi. Ang gusto naming ilabas ay yung mga pang-artistahin. Yung madaling pumatok sa masa dahil na rin sa physical na anyo. At dagdag na lang yung talento. May mabigat na timbang kasi si Noemi. Matabang tao siya. Kulot ang buhok at hindi kakinisa ng kanyang balat pati sa muka. Inayos si Noemi ang kanyang eyeglasses na parang gusto na niyang umurong sa audition na sinalihan niya sa kadahilan ng kahit hindi nila siya diretsuhin, alam niya ang mga mata nila na puno ng panghusga. Laglag ang balikat ni Noemi nung umuwi siya sa kanila. Sinalubong naman agad siya ng kanyang ina na may ngiti sa labi. Oh, anak, natanggap ka ba sa audition mo? Tanong ni Aling Mercy. Isang pilit ng ngiti ang ginawa ni Noemi. Tatawagan daw po ako pero pakaramdam ko po ay hindi, sagot ni Noemi. May mga dumiba sila sa tainga at hindi nagustuhan ng maganda mong boses? Taas kilay na tanong ni Mercy. Ma, hindi lang naman po boses at talent ang kinukuha ng isang talent company, kundi yung mga madaling pumatok sa masa. Hindi po yung katulad ko. Mababang sambit ni Noemi at napatingin pa siya sa salaming nakasabit sa dingding nila. At sinasabi mong kaya hindi ka natanggap nang dahil ba sa itsura mo, anak? Aba, lumapit ka nga sa akin, Noemi. Saad ni Mercy at nilapit si Noemi sa tapat ng salamin. Etong itsura bang ito ang dapat nilang hindi tanggapin? Maganda ka, anak. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tsaka kahit anong ganda mo, kung pangit naman ang ugali mo, wala rin naman. Pangaral ng kanyang ina. Ngumuso naman si Noemi. Kayo lang naman po ang naniniwalang maganda ako eh. Anak, kung hindi mo kayang paniwala ng sarili mong maganda ka, paano pa maniniwala sa'yo ang iba? Tsaka isa pa, hindi naman ganda mong ipapakita mo sa mga tao, kundi ang talento mo. Malapad na umiti si Noemi sa ina, sa tuwing naririnig niya ang mga payo ni Aling Mercy, nadadagdagan siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Ang nanay niya kasi ang pinakasumusuporta sa kanya, lalo na sa pagkanta. Ito rin ang nagpapalakas ng loob niya sa tuwing sumasali siya sa audition. Kasalukuyang may singing contest sa kanilang bayan at dahil lagi siyang sumasali sa mga contest sa lugar nila, kilala na siya bilang isang kontesera at lagi siyang nananalo. Ngayon ay nasa stage na siya habang madamdaming inaawit ang isang kanta na mula sa kanyang puso. Hoy, anak ko yan! Sigaw ni Aling Mercy kasamang asawa niya, pati ang bunsong anak at teenager nila si Noemi. Pero napahinto sa pagsigaw si Mercy nung marinig niya ang mga salita sa kanyang likuran. Naku, maganda sana ang boses. Pero tingnan mo itsura oh. Mataba tapos hindi pa maganda. Oo nga eh, kung ako dyan, hindi ko natatangkaing umapak pa sa stage.
Inis na humarap si Aling Mercy sa dalawang taong nag-uusap sa kanyang likuran. Anong sabi nyo? Galit na tanong ni Aling Mercy. Akala nyo kung sinong magaganda? Makalait kayo sa anak ko, Wagas. Totoo lang naman po, Aling Mercy. Kung naririnig nyo lang po ang sinasabi ng iba, baka hindi nyo na po tangkayin na pasalihin pa sa mga ganyan ng anak nyo. Umiiling sambit ng isang babae. Hoy, kung wala kayong magandang masabi, manahimik kayo. Kung hindi, sasalpakan ko ng tubo ang mga bunganga nyo. Mercy, huwag mo nang patulan ng mga yan. Pag-awat ni Edrings sa kanyang asawa. Umalis na lamang ang dalawang babae at hindi na pinansin si Mercy. Inis na tumingin muli si Mercy sa stage kung nasaan nakatayo ang anak niya. Hello, Miss Noemi. Ang ganda ng quality ng boses mo at damang-dama ng lahat kung paano mo ito i-deliver. Matagal ka na bang sumasali sa ganitong mga contest? Tanong ng isang judge kay Noemi. Opo, lagi po ako nasali sa mga contest at madalas din po ako nag-audition sa mga talent company. Pangarap ko po kasi talaga na maging isang kilalang singer. Proud na sambit ni Noemi. Tumangot ako naman ang judges at nginitaan siya. Sa ganda ng boses mo, tiyak akong pinag-aagawan ka na ng ibang humahawak ng mga talent artist. Tama ba ako? Muling tanong ng judges na nagpatahimik kay Noemi. Sinulyapan muna ni Noemi ang lahat ng audience, pati ang mga hurado na nanonood ngayon. Huminga muna ng malalim ang dalaga bago ito sagutin. Nakikita nyo naman po siguro ang panlabas ko pong anyo. Siguro po, nagagandaan sila sa boses ko pero hindi po sa panlabas. Pagpapakatotoo ni Noemi at narinig niyang tumawa ang judge na kausap niya. Sorry, hindi ikaw ang tinatawanan ko, Noemi, ha? Kundi yung mga pinag-auditionan mo. Kung panlabas na anyo ang hinahanap nila, ibig sabihin, hindi talent ang hinahanap nila. Dahil kung talent yun, matagal ka na nilang kinuha, lalo na sa ganda ng boses mo. At kaunting ayos lang, Miss Noemi. Tiyak akong magugustuhan ka ng mga tao. Sabi ng isang judge kay Noemi na nagpangiti sa dalaga. Natapos nga ang singing contest at si Noemi ang naging first runner-up, tuwang-tuwa siyang sinalubong ng kanyang ina sa backstage. Ang galing-galing mo talaga, anak! Masayang sambit ng ina niyang si Mercy at niyakap siya ng kanyang ina ng mahigpit, pati na rin ang tatay niya at bunsong kapatid. Napahinto naman sila sa pagpapasaya nung lumapit sa kanila ang huradong kumakausap kay Noemi kanina. Hi, ako si Rufa. Isa akong talent manager. Pwede ko po ba kayong makausap ni Noemi? Nakangiting tanong ng talent manager na si Rufa. Tungkol saan po ba ang pag-uusapan po natin? Tanong ni Aling Mercy. Nakikita ko lang po kasi na maganda po ang future ng anak nyo at malaki po ang potensyal niya sa music industry. Gusto ko po kasi siyang kunin bilang talent. Huwag po kayong mag-alala. Mapagkakatiwalaan niyo po akong tao. Sambit ni Rufa. Nagkatingin na naman ang mag-ina sa narinig nila. Kukunin niyo po ang anak ko? Opo, kung papayag po kayo, bukas na bukas po, pwede ko na pong sunduin ang anak niyo. At pwede rin naman po kayong sumama sa studio kung saan magre-record ng kanta ang anak niyo. Para marinig na rin po ang boses niya ng mga big boss sa recording company na pinagtatrabahuan ko po. Hindi na nga nagdalawang isip ang mag-ina, masaya nilang tinanggap ang alok ng talent manager na kausap nila. Kinabukasan, sinundo nga silang mag-ina ni Rufa. Kasalukuyang nasa recording room na sila at nakangiting pinapanood ni Aling Mercy ang anak niyang kumakanta. Wow, ang ganda talaga ng boses niya. Sigurado naman ako na mapapasikat natin siya. Sambit ng isang kausap ni Rufa. Sabi ko naman po sa inyo, sir, magaling na bata po talaga si Noemi. Kailangan niya lang tumaas ang confidence niya at glow up na rin. At tiyak kong papatok po siya sa masa, papuri ni Rufa. Kinuha na nga ng Sounds Escape Studios si Noemi. Marami silang binago sa dalaga at mas pinataas nila ang confidence nito bago ilabas sa masa. Ma'am Rufa, tawag ni Noemi sa manager niya. Oh, bakit Noemi? May problema ba? Tanong ni Rufa. Paano po kung ayaw po nila sa akin? O baka naman po walang bumili ng tiket?
Baka kasi masayang lang po ang effort yung lahat, nahihiyang sambit ni Noemi. Ito kasi ang magiging unang concert ni Noemi. Kinakabahan siya sa pwedeng mangyari sa stage at sa mga manonood. Natatakot rin siya dahil baka kasi sa araw ng concert niya walang dumating. Gumiti naman si Rufa at hinawakan ng kamay ni Noemi. Natatakot ka ba sa mga posibleng na mangyari sa concert mo? Opo, baka kasi masayang lang po ang lahat. Yan ka na naman, lagi mong dinadaw ng sarili mo. Tingnan mo ang sarili mo. 2 years kang nagsikap bago baguhin ang sarili mo at makilala ka. And this time, ito na ang una mong concert. Huwag mo isipin ang mga negative na pwedeng mangyari. Isipin mo kung ano ang gusto ng puso mo. Payo ni Rufa. Humugot naman ang hininga si Noemi. Hindi niya pa kasi mapigilan ang kaba, pero kahit papaano, kuminhawa ang pakaramdam niya. Tsaka isa pa, marami ka na namang nakuhang mga fans. Sabi ko sa'yo, diba? Ang talent, hindi nawawala yan. Pero ang physical appearance, kumukupas yan. Lagi mo lang tandaan na una mo dapat pinagkakatiwala ng sarili mo at hindi ang ibang tao. Maging proud ka sa sarili mo, okay? Malay mo naman bigla kang dagsain sa araw ng concert mo. Dagdag ni Rufa. Niyakap ni Noemi ang manager niya bukod sa pamilya niya. Ito ang pangalawang nagtiwala sa kakayahan niya kaya ayaw niya itong biguin. Salamat po sa lahat ng tulong niyo. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako dito. Pagpapasalamat ni Noemi. Dumating na nga ang araw ng unang concert ni Noemi at hindi niya akalaing masosold out ang ticket. Ilang beses pa siyang nagpabalik-balik habang nasa dress room. Inayusan na rin siya ng makeup artist. Standby ka na, Noemi. Ilang minuto na lang, pupunta ka na sa stage. Handa ka na ba? Tanong sa kanya ni Rufa. Hindi mapigilan ni Noemi na tumagaktak ang kanyang mga pawis. Siguro po, handa na po ako. Sagot ni Noemi at ngumiti naman sa kanya si Rufa. Huwag ka nang kabahan. Marami naghihintay sa iyo sa labas oh. Gusto nila mapakinggan ang boses mo. Saad ni Rufa. Sinalang na nga sa stage si Noemi. Napatingin siya sa dami ng taong pumunta at punong-puno ang concert niya habang sinisigaw ng madla ang pangalan niya. Kung nung una, kaba at takot ang nararamdaman niya, pero ngayon habang tinitingnan niya ang mga taong nanonood, biglang napalitan ito ng saya at galak. Nag-umpisa na nga kumanta si Noemi. May mga backup dancer siya at pati ang mga fans niya ay nakikisabay sa kanyang pagsayaw at pagkanta. Hello po sa inyong lahat. Ito na po ang huling kanta na iiwan ko po sa mga tao nandito sa concert ko. Itong kanta po na ito ay inaali ko sa mga taong puro may pagdududa sa sarili. Gusto ko pong i-boost ang confidence nila gamit ang aking tinig at ginawang kanta. Sana po ay magustuhan niyo po itong lahat. Saad ni Noemi at nag-umpisa na muling kumanta. Dinaman ni Noemi ang bawat linya sa kantang ginawa niya. Hindi niya rin mapigilan tumulo ang luha habang kumakanta, sapagkat sa wakas, nakilala rin siya bilang isang magaling na mga awit. Miss Noemi, pwede po bang magpa-picture? Isang malakas na boses ang umagaw sa atensyon ni Noemi. Nasa hallway kasi siya at may mga bodyguard na umaalalay sa kanya. Marami kasing humahantik sa kanya ng mga fans niya. Pero napalingon siya sa isang matabang babae na nagkukumahog makalapit lamang sa kanya. Pwede po bang magpa-picture? Muling tanong ng babae. Oo naman po. Sagot ni Noemi at sinanyasan niya ang mga bodyguard na hayaang makalapit sa kanya ang babae. Talaga po ba? Ang ganda niyo po talaga. Masayang sambit ng babae at nagpa-picture nga kay Noemi. Ano pong pangalan niyo? Mika po. Pangarap ko rin po na maging isang singer katulad niyo po. Kaso nga lang, wala pong tumatanggap sa akin dahil mataba raw po ako. Sagot ni Mika. At dahil doon, mawawalan ka ng lakas ng loob na ipaglaban ang pangarap mo. Gumiti ng malapad si Mika at umiling-iling kay Noemi. Hindi po, idol ko po kayo. Lalo na nung nalaman ko po kung paano po kayo nag-umpisa. Gusto ko po talaga na maging katulad nyo. Naging inspirasyon ko po kayo sa ginawa ko. Kahit maraming mapanghusga. Basta may tiwala ka sa sarili mo, makikilala ka.
Sagot ni Mika na nagpalambot ng puso ni Noemi. Hindi niya kasi akalain na naging inspirasyon siya ng bawat kabataan at mga taong nangangarap patupad ang gusto nila sa buhay. Ang dami mo ng fans ha. Isa ka na sa kilalang singer ngayon. Lagi ring nasa top ang mga kanta mo. Ang dami mong pinapahanga, Noemi. Saad ni Rufa na may ngiti sa labi. Isa po kayo sa dahilan kung bakit naman po ako nakilala. Yung nakita niyo ako dati, sumuko na po ako sa pangarap ko nun at napili ko na lamang pong sumali sa mga kontes. Kaya salamat po dahil binigyan niyo po ako ng chance na mapunta sa ganitong lugar. Deserve mo lahat ang mga natatamo mo. Ikaw ang nagsumikap para tanggapin ka ng mga tao at mahalin ka. Kaya lahat ng ito dahil sa iyo, Noemi. Mas nakilala na nga ang dalaga sa music industry. Marami na rin event, concert, mga commercial at nag-e-endorse rin siya ng iba't ibang mga produkto. Marami na rin siyang nailalabas na kanta at karamihan doon ay likha niya. Naabot ni Noemi ang pangarap niya dahil sa tulong ng mga taong nagtiwala sa kanya at sa tulong na rin ng sarili niya. Meron din siyang mga world tour concert. Mas lumaki ang fandom niya. May mga haters man siya pero hindi niya yun binibigyan ng pansin. Dahil alam niya naman sa kanyang sarili na marami pa rin nagtitiwala sa pagkanta niya. Sabi nga nila kung lagi kang pangungunahan ng takot dahil sasabihin ng iba, walang mangyayari sa'yo. Dahil gumawa man tayo ng tama at mali, lagi pa rin may sinasabi ang iba. Kaya kung huhusgahan ka nila ng dahil sa pagkatao mo, hayaan mo na lamang sila. At kung makikinig ka sa kanila, wala namang mangyayaring maganda sa'yo. Lagi rin sa sarili natin umpisahan ang pagtitiwala. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo rin mararamdaman ang tiwala sa'yo ng ibang tao. Hayaan mo lang husgahan ka ng iba at ipakita mo sa kanila na hindi ka nagpapadala sa mga sinasabi nila. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya ng Juana Tales at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Thank you.